So, yun ulit guys. At nagbabalik si Toby. So, yun. At eto, gamit-gamit ko na yung aking Z yun sa pag-vlog. Kasi, yung mga una at dalawa kong vlog, naka-ganto kasi horizontal yung aking naka-vertical yung aking ano, yung aking camera. So, ngayon, gagawin ko siya ng paganto na lang. So, horizontal. Yan. So, vertical kasi paganto, horizontal. Ganyan. So, yun. So, meron akong lahad ngayon. At, papunta ako mamaya sa Skills Dance Studios. Dyan sa Silang. At, yun. Open training. So, may kitrain tayo. Then, after nyan, mamaya, tingnan natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Kasi may gusto akong puntahan. At, may gusto akong gawin sa content ko ngayong vlog. So, kita-kits na lang mamaya. Yun lang guys. Okay, so guys, nandito na ako sa Silang. So, kung mapansin nyo, dito sa tabi ng... Ano ba to? Ng building na to, wait lang. Yung building na to, yan. So, yung building na yan, may Silang, kung alam nyo yan. Mamaya, alamin ko kung ano yan, building na yan. Sa tabi kasi yan, ito na yung pinaka-studio nila. Parang konting lakad na lang. Yan. So, ito yung studio nila. Yan. So, mamaya, pasukin natin dyan. At ilang minuto nila, magta-train na sila. At syempre, pinunta ko rito. Ayos, makitrain din. So, para mamaya, let's go na rin. At nilakad din tayo mamaya after ng training na to. Okay? So, yun. Bye-bye! So yun guys, nandito na kami sa sakyan. So kasama ko yung mga ilan sa mga umattend ng open training. Yan. Let's go. Yes. Go. Yun lang, base dun sa mga nakita ko. Sorry, wala akong footage kanina kasi sobrang lit din nung practice namin. I mean, ang hirap maputol yung mga gagawin namin kanina, yung mga ginagawa namin simula sa mga basic, mga foundation na sang hip-hop. Pero sinayaw namin yun at nakaka-enjoy at nakakatuwa na sa mga ganong paraan, yun, sa mga basic na steps ng mga hip-hop, maisasayaw mo siya ng masaya. So yun, hindi yung parang walang ano eh, walang stress pag sinayaw. Yeah. Tapos ano pa, isa pa yung iba kasi yung pag ginalaw mo sa sinayaw mo. So yun yung pinapoint kanina ni Zeus. Yan. Zeus ng Skiles. Yan. So nagpapasalamat din ako dun sa member na yun. Yan.
At isa pa rin dito, may tropa rin ako dito. Uy, skills din yan. At kung mapansin nyo guys, ang studio kanina, inikot ko sa studio. Yung studio nila, dito sa Silang Bayan, at sa tabi siya ng Sky King. Di ba bro? Yes, yes, yes. Sa tabi ng Sky King. So kung yung Sky King, yun lang yung building na yun na may ilaw sa taas dun lang. Tapos konting lakad lang, yun na. Makikita mo na yung studio. So yun lang. That's a wrap. Yes. Para sa gabing ito. At nga pala, hindi pa pala ito natatapos kasi nga pala, dadiretso pa ako sa, kasama ko pala sila, dadiretso kami sa dance competition dito sa Bulihan. Then alamin natin kung anong meron dun. So, alamin natin mamaya. So, yun lang. Okay, so guys, nandito ako ngayon sa Bulihan Silang, bro, no? Bulihan Silang, no? Dito sa Bulihan Silang, tapos yung competition, doon sa, yan, yung may ilaw na yan, dyan mismo yung pinakamis gaganapin yung event ng dance contest. So mamaya papasukin ko siya, then alamin natin kung anong meron sa pag-organize or kung anong meron sa dance contest nila. Alamin natin mamaya. Okay? So wrap it up. Okay, so guys, nandito na ako sa loob ng dance contest dito sa Silang Bulihan. At kasama ko ngayon si Sir Lowell. So kung mapansin nyo po, ito po siya. Okay. So siya po yung pinakari ng head organizer dito sa event na to. So check natin yung lugar kung ano yung meron dito sa lugar na to. Okay, so amen. Okay guys, meron akong isang kasama dito at member siya ng dance crew Divergent. So siya yung leader pala, sorry. At ang pangalan niya ay Secret. Yes, so siya Secret. Hi, hey guys. Yes. Hello. So may konting interview lang ako about your group or your crew. Gano'n nakatagal yung group? Bale, magka 2 years na kami. This coming March 13. Yes. Member ng lalaki or mix siya? Mix siya. Family. Family. Yes, family. Bilo po kami ng 30, which is lahat yun, mix yun, may LGBT, lalaki at syempre babae. Nice. Anong preparation nyo para dito sa dance contest natin? Lagi ko naman inamin sa mga bata, yung preparation namin is palakas na ng katawan, more drills, syempre, more drills sa tuwing training namin. And also, kailangan namin galingan, syempre, mindset namin kasi is lagi man, lagi namin kinikim na manalo na kami. Ayun lagi, syempre, center namin lagi si God. So, yes, galing. Last question, motivation para sa group nyo. Okay guys, sa mga taong gusto maging katulad namin, guys, lagi nyo yung tandaan guys na walang imposible. Kung gusto nyo talagang kunin yung goal nyo sa pagsasayaw o kahit sa anumang talent yan, kainin nyo lahat, lagi nyo sipagan yung mga gawain nyo, tapos
mindset, maayos na mindset sa buhay. And syempre, yun nga, sabi ko nga, sa tilatin natin yung alisip. Okay. So, ayun lang guys. Secret from Divergent Family. Divergent Family. Hey guys. Okay guys, nandito ako ngayon. Wait lang, yung camera ko. Nandito ulit ako sa backstage nila, kung tawagin. At kasama ko naman yung pangalawang group na nakilala ko. Ito yung grupo One True na leader, CJ. So, yan, nabubulol na ako kasi na-intense na ako. So, ito siya. Hello! So, kaway. And One True. So, ito na. CJ bro, may konting interview lang naman. Ilang taon na yung group? Yung pong grupo namin is 2 years pa, magka-2 years pa lang po. Mag-2 years. 2 years pa lang this December. Ika saan kayo? General Trias, Cavite. Malayo ba yun? Dun lang yun sa ano, sa Cavite. Dun lang, sa Cavite. Sa Palapala. Nagpas-palapala. Malapit sa 13. Okay. Ganito. Dahil nakausap na naman kita, ano yung mga ano, preparation nyo dito sa dance contest? Preparation mo lang. For example, nagpa-practice kayo na ganito. Nagre-rehearse kami. Everyday naman po nagre-rehearse. Depende po sa mga time ng students saka ng mga nagtatrabaho sa amin. May mga nagtatrabaho sa amin? Opo. Pero nagtatrabaho saka students, senior high, college. Okay. Eto na, last question. Sa mga dance contest, ano yung mga napapansin? Napapansin ko lang yung mga judge. Yes. Minsan, chairman yung i-judge nila. Yes. Chairman, barangay tanod, yes. Barangay captain. Uy, ganon! Ganon! So, yun. Sa madaling sabi nga, kadalasan, yun yung napupuna na mga judges. Mga hindi naman talaga, walang alam sa larangan ng pagsasayaw. So, ulitin ko, ito yung One Crew. Yan. Let's go! So, salamat sa inyo guys. Kumay-kumay. Hey! Okay, so guys, ito na yung pangatlong group na nakilala ko this evening. Ang pangalan niya ay si Kasuki. Yan. So, from FTC. Yan. So, hi. Yan. So, Kasuki, may short interview lang ako about sa group nyo. Ilang taon na yung group nyo? 1 year na po yung grupo namin na lumalaban para sa pangalan. Ah, okay. Ano yung kind ng style na sinasayo nyo? Mga giant rapat? Yung style na ginagawa natin is yung modernized style na kung ano yung nauso ngayon panahon, which is hip-hop, drum, rock, lock, and pop also. Okay. So, eto. Tanong lang, ano yung mga napapansin mo sa mga dance contest? Usually kasi pag mga dance contest, iba-iba. May mga barangay contest kasi na dumetepende sila sa mga dancers na meron sila sa lugar nila, hindi sila umapatas sa mga dumadayo. At may dance contest na tinatawag na naming mga dancers na legit, which is umabasa talaga sa sayaw. Hindi sa tops, hindi sa kung anong meron iba. Which is sayaw lang talaga. So, eto, last question. Ano yung pwedeng maging motivation mo as a dancer bilang ikaw? Motivation. Okay, motivation para sa akin na kahit hindi naman yung lagi na nanalo, kasi sa simula, hindi naman natin yung mapapunod. Kailangan ma-achieve agad kasi sa simula, hindi naman tayo agad malakas. So, ang motivation para sa akin na kahit anong mangyari, kahit may bagyo o marami problema, tuloy pa rin sa paglaban para sa pangarap at tayo makakuha yung goal hanggang sa makapunta sa ibang bansa. Okay, so yun lang guys. From FTC, Kasuki. Thank you.
yun, guys. Medyo malapit na naman yung camera. And so nandito ulit ako sa labas kasi may hindi ako inaasahan na makikita sa loob ng dance contest. At alam niyo ako sino yun? Woo! What's up, fans? You know, short interview lang about sayo. Yan, ayusin mo natin yung camera. Yan. Yan. Okay, so may short interview ako about kay Beans. Yan. Okay. So, syempre, kilala naman natin si Beans as a battler. Sobrang legit talaga niya. Nakakilabot yung mga dance moves. Ay, grabe. Ay. Yeah. Pansin na pansin ko ilang beses. Salamat. Okay, bro. Ano, short interview lang about dance. Syempre, kasi ang content ko kasi more on dance. So, bro, ano, ilan taong ano sumasayaw? Nag-start talaga akong sumayaw. Actually, 6 years old ako. Yun, Michael Jackson. Idol ko talaga yan since nung sumayaw talaga ako. Then, siguro masasabi ko talagang yung pinakabuhay ko sa sayaw. Nag-start yun, first year high school ako. Yan, gumugrupo na ako niyan. Siguro mga lagpas 10 years na rin, ganun. Pero kung yung tunay na sayaw talaga, yung talagang banggaan na, mga siguro 8 years, mga ganun na siguro. Shit, tagal na bro. Tagal naman. Anong grupo bro? Repin, Estilo, Mulito Up, then Street Bop. Yan. Hey. Tapos kakabulan ng grupo, Refresh. Yan. Tsaka Team All Rights. Shout out sa inyo. Ano bro? Style? Style. My dance style is whacking. Then sometimes nagka-crump din ako. Pero hindi ko talaga yung forte. Ang forte ko is whacking. Yeah. And shot. Yan yun. Yan yung mga nakakapatay. Yung whacking. Grabe, nakapatay yung walk niya. Yes, in, sir. Siya, alam mo kung bakit? Dahil sa bigote niya. Hey, it's Mr. Character! Yay! Let's go! Les, Bea Beans. Isang matinding motivation para sa mga next generations. Sa akin kasi, ang pinaka-motivation ko talaga is yung mga inspirasyon ko na mga nauna. Lalong-lalo, guys, JV Mitchell. Hey. Sa kanya talaga ako na-inspired. Go, let's go. Then, actually sa F4, yung Black Zig, Luigi, Popping 7, JV Mitchell, prop sa inyo. Sa akin, pinaka-motivation ko talaga is si God. Hey. Number one, si God. Pero kung sasabihin yung given si God, siya naman talaga dapat yung great motivation natin. Eh. Tama. At saka, yung mga challenges na inaarap natin sa araw-araw, guys. Yung matatalo ka, malulugmo ka, iiyak ka. Isang motivation yan. Hey. After kasi ng iyak, guys, andyan na yung mananalo ka, sobrang sarap. Hey. Yun yung pinakamasarap. Yun. Amen. Yung pagkatalo, tsaka si God. Greatest motivation. Yun lang yun. Yun. So, yun guys, from Beans. Mr. Character! Nyo. Yun, no? Sir Character. Umapansin nyo, sobrang hindi inaasahin. Talagang napakamot nga lang talaga kung nakita kami kanina. Kaya yun. So, nagpapasalamat sa ako sa iyo, Beans. Salamat, bro. Let's go. Subscribe kayo sa channel niya. Like let's and go. Subscribe! Let's go, let's go. Thank you! Woo! Okay guys, nandito ngayon ako sa Team All Rights. Okay? Let's go. Bro, pangalan bro? Arvin. Yung kanilang leader at si... Marvin. May short interview lang ako about Team All Rights. Team All Rights, kaya nakatagal yung group niyo bro? Magpa 5 years. Oh, this sobrang tagal yung July 4. Dahilan kung bakit tumatag yung group niyo? Ano po, yung dahilan po kung bakit tumatag yung grupo namin, siguro po dahil po yung panimula po neto, inopen po yung Bible study sa grupo namin. Yay. And then, doon po namin nasimulan. Doon po namin nakuha yung susi na binigay ng Panginoon para mabuksan yung pinto ng goal para sa grupo. Let's go. And that's it. Hey. You know? Bro, inspiration ng grupo. Inspiration ng grupo namin. Una sa lahat, syempre nandiyan yung family. Nagkakaroon tayo ng mga negative sides na pwede tayong pagbawalan. Pero sa grupo, gawin natin inspiration yon para mas tumatag tayo. Inspiration para mas lumakas yung individual natin at yung grupo. At yung pinaka-inspiration talaga namin dito ay yung Lord. Kumbaga, doon naging sentro yung lahat ng panimula namin. Nagkataon din na nung hindi pa nandun yung grupo namin, kumbaga yung inspiration lang namin, magpasikat. Hindi namin narating yung mga dapat namin marating. Kaya yung
itong mga gulo na kukuha namin, yung lahat ng sentro, lahat ng achievements, binabalik lang namin sa Lord dahil yun lang naman yung inspirasyon na dapat natin pagkuha. Okay. At last question. Comments about dance contest. It's either barangay or big dance contest. Ayan. Komento po. Yes. Siguro po sa barangay dance competition. Lapit ako sa pulis sa big ano lang po. Siguro maging ano practical po sa mga competition kasi po syempre hindi pa rin po maiwasan yung bias. Yung bias, yung sinasabi natin na ano may mga rules na hindi nasusunod, although may mali din yung mga dancer, but may mga ganun pa rin po kami na kokompetan na may mga nababaling rules dahil siguro dahil din po sa mga dancers, but karamihan hindi naman yung ibang lugar po may mga ganun pa rin po mga sabihin na natin kung lutuan, so ayun lang po. Wala po akong pinapatamaan pero sobrang love ko po yung community kaya lang po ako nagiging ganito. Pero one love pa rin po sa mga dancers. God bless po. So yun guys, from Team All Rights. Hey. Hey guys. Hey, what up guys? Hey guys, hey guys. Some love. God yo! God Team All Rights, what up? That's a wrap guys. Thank you. Okay, so kasama ko ngayon ang tropa kong matindi at lagi ko nakakasama sa mga classes. Yan. Pakilala ka na kita. Hi, I'm Zeus Belgica from Skillless Dance Street Club. Hey. Bro, question. Mm-hmm. Ilan taon na sumasayo? Kung sa professional career, siguro mga nasa 5 years. Yun. Oh. Yung professional career sa competitions, choreographies, eh. Next question. Bro, bakit ka sumasayaw? Ah, okay. So siguro gagawin ko na lang simple. Yes. Kasi, like for example, sa ibang tao, nagbabasketball sila kasi masarap magbasketball. Okay. Kasi masaya. Ayun, so same thing sa akin. Kaya ako sumasayaw kasi, unang-una kasi sayang yung talent eh. Plus, yes. Okay kasi sumayaw. Kumbaga parang din mo nare-release lahat ng mga gusto mo. Yung kasi yung way ko para mailabas ko yung ano eh. Yung gusto kong sabihin. Gagamit ako ng tugtog na related sa song. Sa nararamdaman ko. Tapos yung... As well as yun. Okay. Dancing is fun. Okay. Kaya ako siya ginagawa. Last question. Dahil judge ka ngayon, bro. Ngayong gabi. Comments about dance contest. Dance competitions regarding barangayan. Yes. As either, barangayan or big events pa. Ayun, sa akin kasi meron kasing malaking barrier yung underground competition versus barangayan. So, yung iba kasi sinasabi parang stepping stone to barangayan. Which is tama naman. Dumaan naman ako dun siguro, mga once lang ako sumayaw sa barangay. Tapos, yun. Kasi it's a matter of choice eh, kung saan ako masaya. Pero sa barangayan kasi, para sa akin, yung kasi doon mo makikita kasi lahat ng mga dancers na hindi pa masyadong nakikita kung ano yung dapat na ginagawa. Okay. Ayun. So, ibig sabihin, kung sa barangay ka, hindi naman masama. Pero, total, sumasayaw ka na rin. Mag-underground ka na or doon ka na sa professional competitions para mas ma-experience mo yung talagang totoong sayaw. Yun. Kasi mas professional siya. Masaya din naman both sides, pero... Kasi sa mga underground mo, makikita talaga yung totoong ano, styles. Yes. Mamimit mo lahat ng mga tao na solid sa sayaw. Okay. Ayun, pero thumbs up pa rin sa barangay competition. Kasi okay. Ano pa rin yun eh, laban pa rin yun eh. Laban pa rin ng buhay as dancers yun. Okay. So yun, that's a wrap guys. Thank you, sis. Peace! Hey. So yun guys, eto na naman, babalik. Katapos lang ng event kagabi at gusto ko lang magpasalamat sa mga taong sumama sa akin sa dance contest at sa open training ng Skillless. So nag-enjoy ako dun. Masaya. At sa mga taong nakilala ko kagabi sa dance contest, yung mga iba't ibang klase ng dancer. Yan. Bago ako pumunta dun sa ano, sa part na i-rate natin yung dance contest.
iano muna natin sila, isa-isain lang muna natin yung mga na mga positive tsaka negative side. Tulad niyan. Positive ko muna ang uunahin ko. Ang positive side sa dance contest kagabi is yung security, maayos. May barangay tanod tsaka may pulis sa labas. Tapos good din na kinakapkapan yung bawat mapasok doon sa gate. Ayos din yun. Kasi sa court kami. Tapos may mga kumakapkap din doon. Ayos yun. Tapos, pangalawa, good yung sa judges. Kasi pagdating sa mga judges, dapat talaga marunong tumingin ng isang sayaw. Kaya nga siya dance contest eh. Hindi naman siya tungkol sa iba't ibang klase ng talent. So, ang focus lang dun is yung dance. Kaya dance. Kaya sa mga judges, ayos yung mga judges, 2 thumbs up sa kanila kasi puro may alam sa sayaw. At yung dalawa dun, galing pa ang Australia. So, skillless, yan. So, nag-represent sila dun. Tapos, siguro yung isa pa dun yung, ano, yung lugar. Malaki, malawak. Tapos, nakaka-hype din yung mga tao, yung mga nanonood, ayos yun. Talagang gaganahan ka kapag sumayaw ka dun. Yun. Pagdating naman sa negative side dun sa dance contest kagabi, napansin ko yung lugar para sa mga dancer kasi kalat-kalat talaga. Dapat na-organize yun. Tapos, music, tsaka yung lights. Bobby. Yes, me. Kumain na kayo. Okay, mamaya. Sunod ako dyan. Yan. Sunod. Wait lang. Yung, yan. Sorry. Yung sounds and lights. Yung sounds dapat na, ano na, naayos na ng organizer. Yung mga tugtog na mga participants na group. Kasi, kapag hindi naayos yun, syempre, magkakaroon nga naman ng technical difficulties. So, yun. Dapat maayos yun. Tsaka dapat naka-isa-isa na yun. Tapos, pangalawa yung lights. Dapat, hindi siya nagbiblink ng ganun talaga. Yung kasi pagka, syempre, pag sumasayo ka, pag may gumagano sa ano, na ang sakit sa mata nun, tapos hindi ka makakasayo ng maayos. So, yun. Then, assistance sa mga dancer kasi meron dun isang, ano, na-overfatig ata yun kasi nawalan siya ng, ano, parang natumba siya after ng sayo kasi nga, siguro, sobrang pagod na rin. At, o baka mamaya may sakit. Kaya, yun. Si, inano lang, binigay na yung best niya. So, yun. Dapat mabilis kagad yung, ano, yung tao na mag-a-assist dun. So, yun. Tapos, sa pa, siguro, dapat nahalagaan din yung mga dancer. Hindi lang din dapat sila isa-isang tabi, ganyan. Tsaka, dapat, ano, nagkakaano talaga. Talagang may bonding session din kahit pa paano sa mga dance contest. So, yun. Pero ang rate ko from 1 to 5 yung dance contest ko gabi, masabi ko lang na 3 yung may rate ko sa kanila. Kasi, yun, tulad ng sabi ko sa inyo, may positive side siya, tsaka negative side. So, yun. Hindi naman siya, ano, hindi naman siya sobrang baba. So, yun, guys. Yun lang. At nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa vlog ko na to, dahil natapos siya ng maayos at nagawa ko tong vlog dahil sa mga hinipo ni Lord na makausap ko na tao, tapos sa sasakyan kasi hindi ako napabayaan, hindi ako pinabayaan, nakarating ako ng safe, tapos may mga blessings akong na-receive kapon. So hindi niya ako pinabayaan talaga. So yun. Sa dance community ng Cavite, yan. So, maghanap ako ng iba't ibang klase ng dancer, tsaka groups na pwede kong i-vlog kasi gusto kong i-promote yung mga dancers. Yan. So, yun lang guys. At dito nagtatapos yung vlog ko sa dance contest. Marami pa to. At check pa natin yung iba. So, sa silang bulihan, bulihan silang yun kagabi, yung pinuntahan ko. So, yun lang guys. Maraming salamat. Peace!